everyone. So for today's video, ang gagawin natin ay magbabayad tayo ng SSS contribution through GCASH. So before that, kailangan muna natin ang ating PRN or payment reference number. Kasi every month, iba-iba po ang combination ng letters and number ng ating PRN. So there are two ways para malaman or makuha natin ang ating PRN. The first one is through text. So sinisend po ni SSS ang amount ng ating babayaran and ang ating PRN for the next month. So halimbawa nakabayad na tayo ngayon, then after that parang mga ilang hours lang sisend na ni SSS ang next na payment natin or yung PRN natin. And the next is through our SSS account. So kailangan meron tayong SSS account para malaman natin ang ating PRN or makapag-generate tayo ng ating new PRN. Okay, now let us proceed to the tutorial. So ang first way po para malaman natin ang PRN is through text. So punta natin yung mga messages. Hanapin natin yung text ni SSS. Ayan. So ito yon. And then ang text, you may pay your contribution of 1,765 pesos for July 2022 using payment reference number. So ito na po yung PRN natin. So yung pangalawang way is puntahan natin yung account ko. So ito po yung website ng SSS. I-click natin yan. So buti mabilis ang ating internet. Then check, I am not a robot. Submit. Kita natin ang bahagya. And then dito mag-a-appear ang portals, member, employer. So member po tayo. Click the member. Then type natin dito yung user ID natin. And then yung atin pong password. So here is my SSS account. So dito po sa home, member, inquiry, e-services, payment reference number, PRN. So ito po ang ating i-click, yung payment reference number, PRN contributions. And then mag-appear na po dito yan. So payment reference, ito po ang kailangan natin. Ayan, yan ang ilalagay natin sa GCash. Then applicable period, July 2022 to July 2022. SSS amount, so 1,755. Easy, 10 pesos. Yung easy guys is yung employee's compensation. So kapag nagkasakit tayo, pwede natin yung magamit. So let us copy the payment reference before tayo mag-proceed sa GCash. So enter natin yung PIN. And then, ayan. So, ito na yung aking GCash account. So, dito sa GCash account, merong cash in, send, GSave, load, A plus reward, GCredit, bills. So, dun po tayo sa bills. Click bills. And then, dito sa categories, we have here electric utilities, water utilities, cable, internet, telecom, credit card, loans, government. So, sa government tayo. So, hanapin natin yung SSS here. Ayan, sa bandang dulo. SSS contribution, SSS loans. So, wala po akong loan. Doon tayo sa contribution lang. SSS contribution. So, ang babayaran natin ay 1,765. And then, account type natin. Click PRN. Payment reference. Just paste it. Ayan. Payer type. Then click natin dito sa select payer type, self-employed contributions, email address, so para ma-send nila yung resibo ng payment. Ayan. And then click next. Ayan. Check muna natin, you're about to pay 1,765 using your GCash, account type PRN, payer type self-employed contributions, payment reference, okay na rin, email address, ayan, and then click confirm. So processing pa lang, paid na po tayo sa SSS contribution. So ito po ang magsisilbing sibo natin. So we can download it by clicking the box with arrow nasa taas, right side. Ayan, receipt save, okay.
Then, tignan natin doon sa may photos. Ayan. So, ito na yung resibo ng payment natin. And let us see kung mag-i-email ba. GCASH bills payment. Ayan. So, meron na tayo ditong receipt din. O resibo. Amount paid. So done, tapos na po tayo magbayad ng ating SSS contribution. So ganun lamang po kadali. So hindi na natin kailangan pang pumunta sa offices nila and pumila. So through online mga kabayad na tayo. So I hope na nasundan niyo yung mga steps and nakapagbayad na rin kayo ng inyong SSS contribution. Thanks for watching!